Kiefer Abena, inang-asan lang ang mga imports sa Division 2 ng Japan B-League, kumamada ng 30 combined points, at AJ Edu hindi mapigil ng mga veteranong imports sa Japan. RG Abarrientos ayaw padarag sa mga Hapon, pinaglaruan lang ang mga kalaban. Pero bago yan ay gusto nyo bang kumita habang naglalaro? Dito lang yan sa legit betting site sa mundo na 1xBet. I-click lang ang link sa ating comment section at ilagay ang promo code na HOOPSPL para makakuha kayo ng up to 7,800 pesos bonus sa inyong first deposit. 50 pesos lang ang minimum cash in dito at makakapaglaro ka na. Easy withdraw and deposit pa via GCash o bank transfer. Dito ay pwede kang tumaya sa inyong mga paboritong sports, especially sa basketball, lalo na ngayong mag-uumpisa na ang NBA 2023-2024 season. Tumaya at manalo sa 1xBet. Latest update para sa ating mga kababayan sa Japan B-League. Nangunguna ngayon ang team ng ating kababayan na si Ray Parks Jr. sa overall team standing sa ating mga Pinoy imports sa Japan. Ngunit last weekend game nila ay na-sweep ang mga ito ng isa din sa mga top team ngayon sa Japan na Utsunomiya Bricks, kung saan ay hindi rin naging maganda ang individual performance ni Ray Ray. Same thing sa team ni Dwight Ramos na Levanga Hokkaido, kung saan ay na-sweep din ang mga ito kontra sa team ng Magic. Hindi rin naging impressive ang mga figures ni Dwight sa dalawang laban na ito. Good thing naman para sa team ni Thirdy Ravenna na Sun and Neo Phoenix, dahil na-sweep na mga ito ang team ng Akita. Naging maganda rin ang mga figures ni Thirdy sa 2 games na ito, kung saan ay nakapagtala ito ng 14 points sa first game at 9 points naman sa kanilang second game. Dalawang talo naman ang inabot ng team ni Matthew Wright na Kyoto kontra sa top B-League team na Alverk Tokyo. Sa first game ay hindi pinalaro si Wright, pero sa second game ay nakalaro ito, ngunit nakagawa lamang ang ating Gila Sharp Shooter ng 8 puntos. Naging matindi naman ang paghaharap ng team ng dalawa nating young Pinoy players sa Japan na sina Carl Tamayo at AJ Edu na Ryokyu at Toyama. Naging magandang performance ni Carl sa sweep na ito kontra sa kampo ni AJ, kung saan ay kumamada ito ng 4 na punto sa first game pero bumawi sa second game with 10 points. Naging malaking parte ng opensa at depensa si Tamayo ng Ryokyu, at ang tanging problema lang talaga sa bata natin sa kanyang team ay ang kakulangan ng consistent na mga magagandang minuto sa bawat game. Pero talo man ay hindi pa rin na down nito ang magandang performance ng ating isa pang young Gilas player na si AJ Edu na nakapagtala ng mga impressive figures na 19 points sa first game at 18 points naman sa second game at may parehong 8 rebounds. Si AJ sa ngayon ang best Pinoy import sa Japan B-League dahil sa consistent na magandang performance nito every game. Nag-average si AJ sa B-League para sa Toyama Grouses ng 14.6 points, 9.2 rebounds at 1.4 assists. Makikita na talagang hindi mapigilan ng mga veteranong international import si AJ. At maliban kay AJ, may isa pa tayong kababayan na nagpapakitang gila sa Japan. Ito nga ay si RJ Abarrientos ng Shinshu Brave Warriors. Sa second game ng Warriors kontra 89ers ay nagpakita ng mala point guard move si RJ, kung saan ay kumamada ito ng 17 points. Top scorer si RJ ng Warriors sa game na ito. Makikita na hindi nagpapadarag si Abarrientos sa mga Hapon at nakuha pa nitong pakitaan ng sick ball handles ang mga Japanese player na ito. Tila beast mode naman si Kiefer Abena sa Division 2 ng Japan B-League, kung saan ay nagpakita ito ng back-to-back solid performance kontra sa dating kupunan ni Kobe Paras na Altari Chiba. Sa kanilang first game ay kumamada si Kief ng 20 points with 7 assists, habang sa second game ay meron naman itong 10 points with 8 assists. Makikita ang angas sa laro ni Manong Kief kontra sa mga imports ng Chiba.